Hello guys, good evening. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel. Don't be sad. It's once again ako pala sa Josh. And for today's video guys, pag-usapan natin dito, pag random videos ba affected ba yung earnings natin, yung views natin, yung followers natin, or suggested ba talaga ang random videos ang i-upload natin dito kay Facebook. So alamin natin yan. But before tayo mag-proceed guys, thank you so much po sa 239,000 followers po. And growing pa po tayo dito kay Facebook, pati po sa YouTube na meron na tayo ngayong 60,000 subscribers. So, sana samahan niyo pa din po ako sa milestone natin ng 100,000 subscriber sa YouTube. Okay, so eto guys, punta na ako dito sa Reels, no. Actually, na-save ko 'to. Ginawa ko na din 'to ng short videos kanina. Okay, so panoorin natin 'tong eto, real talk 'tong ano tao na 'to, si ano, si eto, pangalan nito si Carlos Santos. Guys, eto grabe. Panoorin niyo 'to. I-follow nyo din siya, Carlos Santos, no? Real talk yung sinabi niya dito, guys. Kaya gusto ko i-share sa inyo, at least malinawan kayo. Dahil isang linggo na wala pa rin kita kay Facebook Reels. Yung ibang content creator, kumikita na. Pero ikaw, meron ka ng ads on Reels. May stream ads ka na, may stars ka na. Meron ka pang subscription, may bonuses program ka na. Pero bakit hindi ka pa rin sumasako dito? Dahil ito, guys, sa random videos na pinag-uusapan natin dati pa. So, panoorin muna natin itong short videos ni Carlos Santos. May ads on Reels ka na, di ba? Sa linggo na. Nagtataka ka na siguro ngayon kung yung earnings mo ba't di gumagalaw. Kasi nag-random content ka. Walang quality yung mga pinagpo-post mo. Yes. Post mo yung ulam mo, pupunta ka sa mall, yung aso mo, bibidyoan mo. Sabihin na natin, pati anak mo, binibidyoan mo. Lahat na lang ng ginawa mo, binidyoan mo. Nagka-ads on Reels ka na. Isang linggo na, wala ka pang kinikita. Kasi nga, walang engagement. O, tapos nakipag-follow to follow ka pa. Ayan, guys. Okay, guys. Mapansin nyo, guys, dito, real talk talaga ito sinabi niya. Totoo to, guys. Kapag po yung mga pinuposo niyan yung mga personal life nyo, yung mga nangyayari sa buhay nyo, and, syempre, may manonood pa din yan. Sabihin natin, relatives or kaibigan nyo, yung mga kakilala nyo, papanoorin pa din yan. Well, hindi naman masisiro yan eh. May manonood pa din dyan. Pero kung ang goal mo guys dito is to monetize, dapat meron kang tinatawag na specific niche. Okay, ito yung sinabi niya sa dulo. And syempre, kung random videos yan guys, hindi ka nakapag-build ng proper audience. Lalo na yung follow to follow, di ba? Kahit sabi mo na monetize ka kasi na meet mo yung requirements sa followers, tsaka sa views. Pero hindi naman nila gusto yung content mo, hindi pa din magkakaroon ng mas maraming engagement, mas maraming views. So, tuloy natin tong video na to. Ilalong peki yung mga followers na nakuha mo. Hindi naman sila interesado sa buhay mo. Kailangan lang nila followers lang. Nagdadagdag sila ng followers. Kung inuna mo mag-build ng foundation na gumawa ka ng isang niche, ayan, content na papanoorin sa'yo ng tao, di ngayon sana, gumagalaw na yung earnings mo kahit konti. Ayan. So, tama yung sinabi niya dito, guys. Foundation or yung terms ko dito, guys, audience. So, dapat magbigay muna tayo ng value sa audience. Kapag nalaman mo na kung ano nga ba yung, ano mo, yung niche mo, tapos i-target mo ngayon yung mga specific audience mo. Katulad po ng content ko, more on Reels tutorial. So, ang mga target ko dito, guys, yung mga gustong kumita sa Facebook Reels. Sinesearch nila sa Facebook, sa YouTube, yung mga information na yan. Yan naman po yung ginagawa kong content para makapag-produce ako ng isang quality video na sinesearch nila sa website, sa Facebook, sa YouTube, or sa Chrome. So, yan yung mga topic na ginagawa ko. Kung ikaw naman, ang topic mo naman, cooking video. So, mag-search ka. Nung usually, hinahanap ng mga viewers or audience mo. So, sample, cooking tips, no, sa pagluluto, tipid tips. Ayan. So, yan yung mga content na dapat pinoproduce mo. So, iwasan mo mag-random videos, random content. Low quality po yan. Okay? So, pag sinabi natin low quality, mababa po yung engagement na marireach mo dito kay Facebook Reels. Pero guys, again, tama naman yung sinabi niya dito sa huli. Ano? Kung ikaw is sikat, di ba? Mag-shower ka lang, sumayaw ka lang ng konti, million views ka agad. Pero kung hindi pa naman tayo totally kilala dito sa internet or sa social media, iwasan muna natin mag-share ng mga personal life, no? Yung mga araw-araw na ginagawa natin. So, yun. So, para at least, di ba, magkaroon ka ng audience. Pag may audience ka na, may views ka na, may followers ka na, filter po yung mga, ano mo, yung mga engagement mo. So, tapusin na natin to guys, itong video na to. Diba?
laking mali nyo eh. Hindi naman kayo famous na katulad nila Ivana na mag-CR lang million views. O hindi ka naman si Ivana para panoorin. Ayan, o diba? So pag mga artista pwede yon. Pero guys, again, kung tayo is bago pa lang, hindi pa naman tayo totally kilala dito. So itry nyo muna yung trend or ano ba yung mga trending topics ngayon sa social media. More on entertainment ba? More on politics, news, yung mga chismis. Ayan, pwede mo i-content yan. Lagi mo lang ng value. Make it original and authentic. Mag-commentary ka. Sobrang dami mong pwedeng magawang content dito sa Facebook or sa YouTube. So, kailangan mo lang aralin. Kapag nagkaroon ka na ng specific niche, tuloy-tuloy na yan, guys. Okay, so hanggang dito muna yung video ko. So, ito yung patunay, guys, na iwasan muna natin yung random videos. Wala po tayong sinabi na bawal, no? So, inuulit ko, iwasan muna natin mag-random videos. Pero, kung ang goal mo naman is to monetize, dapat talaga pumili ka ng proper niche or single niche. Pero kung ang goal mo naman to entertain lang, mag-share lang ng buhay mo, pwedeng-pwedeng random videos. Okay? See you again next time. Bye-bye!